Oras hatid sa atin ang Senergia Panabo Health Forum with Doc Atoy, alas 9 ng gabi. GMC Café, ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan, kanyang susulusyonan. GMC Café, katulong, kadamay, kaibigan. GMC Cafe, GMC Cafe, Diyos lang ang kalutasan. Good evening to all. Buenas tardes a todos, minasan kumbawa. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa programang GMC Cafe. Ito po ang inyong lingkod, Gilbert Lopez Martihecatso. Samahan niyo po ko sa loob ng isang oras, tatalakayin po natin ang mga bagay na malaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. Huwag po kayong alis, babatiin lang natin ang ating mga kaibigan, mga kababata, mga kababayan. Unang-una, binabati ko ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na magandang gabi, sampu po ng kanyang mga kabinete, at ng ating butihing Mayor Inday Sara Duterte Carpio, sampu ng kanyang mga councilors at sa buong frontliner po ng Sambayan ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Saludo kami sa inyo. Binabati ko rin ang mga kapitanes ng ating mga karating barangay at ng ating barangay. Kapitan Remedios de la Luz, Kapitan Eddie Boy Alterado, Kapitan Jimmy Ubial, magandang gabi po. At sa ating teacher na kaibigan, principal po ng isang school, elementary school po ng Jose Abad Santos, Sir Ronel Matanod, magandang gabi. Sampo ng ating mga kasamahang pastors po dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? Shout out kay Maria Luz Aladin. Maria Luz Aladin, magandang gabi. Kay Kelsea Chu, shout out sa iyo anak. Magandang gabi. You're watching, I know. Nandiyan na. Kumusta ka na? Regards mo ako kay mama. Lakasan mo ang boses ng cellphone anak para makarinig si mama. Ayan. Ituloy natin ang pagbati sa ating mga kaibigan. Armand Dumapias ng Rhode Island, Ruth Libre Yoshida ng Japan, Vina Casilo ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodante Uy ng Connecticut, Susan Obiedo Sinji po ng Japan, at siyempre sa ating sabumpwersa po ng Cornelio Filomena Katsoklan. Mga chapters po nito, Casimero Chapter, Jose Chapter, Ireneo Chapter, Roman Chapter, Bidala Chapter, Perfecta Chapter, Gabino Chapter, Pastor Chapter, and Sibera Chapter. Magandang gabi po sa lahat. At sa mga pamilya po ng mga chapters na ito, Prones Family, Kabili Family, Hinampas Family, Doidora Family, Kuray Family, Muring Family, Ayuban Family, Barbarona Family, and Kasura Family po. Nandiyan sa lanang. Magandang gabi po. Kumusta na kayo mga Kasura Family? Oh, kumusta na kayo dyan? Tagal na tayo hindi nagkikita. Salamat sa maraming puso. Heart, 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 heart. Alright, at sa ating mga magigiting na mga kuya. Kuya po ng The Fraternal Order of Eagle, isa pong socio-civic organization na nagmumula po dito sa Pilipinas lang. Ito po ang pinakaunang socio-civic organization na nagmula po sa Pilipinas. Ito po ang The Fraternal Order of Eagle. Ito pong babasahin ko ngayon, ito pong binababatiin natin ngayon ang mga officials po ito. Noon ngayon at magpakailanman. Kuya Luis Inesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Dudong Atilio, Kuya Brex Curias, Kuya Jeric Sukaldito, Kuya Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, Kuya Earl Ken Lim, Kuya Jun Madali, Kuya Joel Cartagena, and Kuya Alps Ingay. Kumusta na po kayo dyan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Standby lang tayo mga kaibigan. Babatiin din natin ang mga miyembro ng Villa del Puso sa ating founder Eddie Boy, Eddie Mandriquez, at sa ating mga board of directors, Alex Vidal, Valentina, Tina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling Martihe. Magandang gabi po sa inyo. At sa ating kaibigan, Pastor. Pastor po ng Macau, Pastor Hill, Evidente, at ng kanyang wife na si Anne, at sa kanilang baby na si Baby Hillione. Kumusta na po kayo dyan? Sa ating partner na Radyo Bandera, Ben Bonito, magandang gabi sa iyo, partner. Auntie Perla Mambulaw po, magandang gabi. Shoutout sa iyo dyan. Kay Zaira Amiliana, magandang gabi sa inyo. Okay, sa Batch 87 po ng Davao City High School. Batch 87, Jerry Sanoria, Kapitan Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bacoro, Aloy, and JG Elises na pumanaw po ang kanilang mga magulang. Gary Sanoria, Realin Mangubat, Rebelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa buong puwersa po ng alumni band. Ito pong Davao City High School Alumni Band. Ito po yung organisasyon ng mga batches po ng Davao City High School Band. Ako ay batch 87. May batch 86, may batch 85, may batch 80,
meron pang 90, meron pang 2,000. Yan po, nagsama-sama po yan para mabuo ang batch o ang tinatawag na alumni band po ng Davao City High School. Okay mga kaibigan, ang programa natin ay hatid sa atin ng Senergia Panabo Health Forum with Doc Atoy, ang distributor po ng Virgin Coconut Oil, Guyaban Wine, and Classic Coffee Mix. Kung gusto niyo pong mag-order, marami pa po sila mga product. Try to inquire. Nandyan yung pangalan niya, Joy de Guzman Romero. Nandyan yung number niya. Pwede rin kayong bumisita sa ating wellness center sa Marinol College of Panabo. Bukas po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Go, go, go na. Tawag na kayo. At ng Integral Business Machines Group of Companies, tayo po ay nasa Printing Department. Kung sino po yung mga principals dyan o mga teachers na may problema po, marami pa rin po mga problema, hindi pa po na-met ang kanilang requirements sa mga modules, sige na, magpatulong na kayo, tutulungan namin kayo. Ang dami-dami nating mga machines na pwedeng makatulong sa inyo. Less pa ang effort ng mga teachers, hindi sila mahihirapan. Kasi nakita ko kanina, hirap na hirap yung mga teachers, eh hindi nila trabaho yung magsisirox eh, o yung magkakopy, pero sila talaga ang pinapagawa. Eh paano kung isang machine lang? Suppose, schedule naman yung isang teacher, may tumawag, o may ano kanina, pinuntahan natin, kausapin natin bukas, at I'm hoping na maganda ang result, no? Kasi tumawag sa isang school, talagang, nag-wipe out na yung ano, tinanggihan na po talaga kasi hindi na raw po makaya sa production. So yung hindi makaya sa production, kaya nga kami nandito. Integral Business Machines Group of Companies, dito sa printing department po, nandito kami para tumulong sa inyo. So huwag nyo nang patigasin pa inyong mga puso, may ganun. Okay, handa-handa kami tumulong. Marami tayong mga pwedeng gawin. Sa inyong mga, modules, pwede natin siyang pag-usapan natin, no? Pwede natin i-free yung binding, no? At saka, depende pa, pwede pa rin po natin i-personalize. Para naman, kasi pagkakaalam ko, ibibigay sa estudyante yan, ibabalik din. Eh, mahihirapan talaga ang teacher kung ganun. Eh, paano kung nagkapunit-punit na? Eh, maganda yung nakabuklet siya, di ba? Pagbigay mo isang libro, tsaka ganun, check sa teacher, at saka hindi magkahiwa-hiwalay. Kasi pagkatapos po ng klase, i-check pa rin yan teacher kung nakakomply ka ba. Double checking po yan. So, more for that, contact nyo eh. Contactin nyo lang ako, ha? Mag-PM kayo sa akin if you are encountering those problems na reproduction po. Madali lang po. Napakarami pong machine makakatulong po sa inyo. At saka pwede po nating i-schedule lang overnight yan para lang po makaroon ka ng malakas na mabilis mass production po. Okay mga kaibigan, nasa 19th episode na po tayo ng ating programang GMC Cafe on our second second season or season 2 ng ating programa. Ang pamagat po ay Poder del Espiritu Santo. Poder del Espiritu Santo, Power of the Holy Spirit. Wow. Noong mga ilang araw, pinag-uusapan po natin yung mga powers, no? Sa authorities, yung mga tinatawag na mga demons, ito ganun, pinag-uusapan natin. Ito naman ngayon, pag-uusapan natin yung Spirit, the Holy Spirit. Ano ito? Anong power nito sa buhay natin? Okay. Anong maibibigay nito? Anong maitutulong nito? So, standby kayo. Pag-usapan po natin. Alright. Question. What is the power of the Holy Spirit? Power, ibig sabihin po nun, may lakas po yon. May lakas po yon. May kapangyarihan po yon. Katulad ng 110 or 220 na electric power ng Davao Light or Daneco or Dorico. Diba? Meron niya mga ganyan sa mga kooperatiba po ng iba't ibang lugar. Meron mga ganyan. So, power of electricity. May nakikita tayo sa mga palabas sa YouTube, no? Na mga compilations or yung mga nakita ng mga netizens na para bang yung tao umakyat doon, tapos wala pang nangyayari, wala pa, hawak pa rin siya sa wire. Eh, nang time na napunta na siya doon, nahawakan na niya yung live talaga.
talagang itinapon talaga siya. Boom! Sunog ang tao. Grabe, sunog. And that is a power. Power. The ability to burn, the ability to kill, the ability to electrify. Grabe yan. Grabe yan. Okay, sino na nakakita ng electric eel? Na ako nakita ko yung maliit na ano, maliit na buwaya. Talagang kinursunada niya yung eels. Pagkagat niya ganun, at tigas kaagad siya, tumigas siya kaagad. Why? May power, electricity. Kuryente po yun. So may power. And now, ano po ang kapangyarihan ng Holy Spirit? Dito ko po itutuon ang ating pag-iisip ngayon. O dito po natin itutuon ang ating pag-iisip sa gabi pong ito. Why? Because if we know the power of the Holy Spirit and if we know how to use the power of the Holy Spirit, napakalaki po ng advantage sa buhay. Hindi lamang po sa akin, sa buhay niyo, sa buhay nating lahat. Kung alam lang po natin kung ano ang power, alam natin kung paano gamitin yung power ng Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is the power of God. The same po yun. The power of the Holy Spirit within us is the power of God. Okay, remember, I am talking the power of the Holy Spirit. I am talking hindi lang po doon sa mga nakatanggap kay Jesus Christ. Kung hindi sa hindi pa po rin nakatanggap kay Jesus Christ. Para makita po ninyo ang advantages po. Para makita po ninyo yung pinagkaloob po ng Panginoon. Kasi ang Holy Spirit naman is nasa sa loob ng tao kapag tinanggap niya si Jesus Christ as his personal Savior. The Spirit, the third person of the Trinity, has appeared throughout Scripture as a being through and by whom great works of power and made manifest. Okay, bantayan po natin, ha? Great works of power. Shout out kay Auntie Tuling Martihe. Nandiyan na si Auntie Tuling. Ang wala pa si Auntie Perla at saka si Auntie Jocelyn. Nauna si Auntie, ano, si Auntie Tuling. Magandang gabi, Auntie. Shout out. Yung Bilya del Puso, sana manood, ano? Para ano? By the way, kasali naman yung iba. Yung Bilya del Puso, kasali naman. Okay. Great works of power are made manifest. Ibig sabihin nun, ang kanyang mga, good evening, Sol and Gil, I'm watching. Yes, Auntie. Ang kanyang kapangyarihan ay naipakita na po. Naipadama na po. Ang gawa po ng kanyang kapangyarihan ay napakita na po. His power was first seen in the act of creation. Okay, in the act of creation. Nakikita po doon. First seen in the act of creation. For it is by His power the world came into being. For it was by His power the world became into being. Nangyari po at nahugis po ang mundo at naging mundo po siya. Genesis 1 verse 1 and 2, Job 26 and verse 13. The Holy Spirit also empowered man in the Old Testament. Okay, bantayan po natin, ha? The Holy Spirit also empowered man in the Old Testament to bring about God's will. Makikita po natin dito yung pagkakaiba ng Old Testament, yung karakteristik niya sa Old Testament at yung karakteristik niya sa New Testament. Makikita po natin dito. Okay, the Holy Spirit also empowered man in the Old Testament to bring about God's will. So, Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brother. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Alright, remember? Prophet Samuel poured oil to David.
Now, pagkatapos niyang nilagyan ng oil si David sa ulo, the Spirit of the Lord came upon David in power. Hindi lang came upon David, tapos na. Came upon David in power. Ibig po sabihin nun, si David, nung na-anoint po si David, ay mayroon na siyang power kasi nasa kanya na ang Holy Spirit. Kahit ano't ano pa, kung ano man ang kahihinat na niya, kahit na maapi pa siya, kahit na gito pa siya, kasi na-anoint na siya, the power, the nature, nandun na. At pagkatapos ng time na mag-mature na siya, magagamit na ang power na iyon. 1 Samuel 16, verse 13. Okay, mababasa po natin. See, also Exodus 31, verse 2 to 25. Shout out kay Auntie. Okay, nandiyan na. Pangalawa pala, si Auntie Jocelyn, Loreto, Cosino, magandang gabi, shout out. Shout out din kay Angelita Turtur, magandang gabi sa'yo, kumusta na? Kumusta na dyan sa Kingdom of Saudi Arabia? KSA ka ba? Dubai? Or? Damam? Okay. According to Auntie Jocelyn, Josephine, good evening Gil. Good evening everyone, Gil and Sol. And to all the viewers I'm watching right now, salamat. Nakakataba ng puso. Salamat sa kahit na may ulan, tuloy pa rin tayo kasi pinagpala ng ating internet connection kasi papalitan na yung tawag na router, pero hindi na papalitan yung router. Here I am watching here in Damam, Saudi Kingdom of Saudi Arabia. Si Mirasol dyan din galing. There. Si Mirasol nga galing din dyan. Damam, ano pa isa? Al-Kubar. Jeddah, dyan siya galing. So, veterana ito sa abroad. At saka nakipagpatayan ito sa mga Arabo. Yung mga Arabo, mga abusado. Kaya nga umuwi sa Pilipinas. Nakipagpatintero sa mga Arabo. Okay. Yung hindi biro ang mag-abroad, akala nyo lang, no? Hindi biro. Himinamalas talaga sa abroad, ay talagang ganun ang buhay. Yung mga pinagpala naman sa abroad ay pasalamat tayo sa Panginoon. Ganun lang po talaga ang buhay. So naghirap kayo diyan sa abroad, yung mga pamilya naman dito, sana rin magkaroon din ng na marunong din mag-budget, no? Marunong din maghawak ng perang pinapadala. Pero advice ng iba, huwag yung padala lahat, mag-ipon kayo pagdating niyo na dito sa kanyo na. Ganun lang kasi pag ibinigay mo daw lahat, lalong-lalo na daw. tulpo na naman, no? Lalong-lalo na daw kapag boyfriend at girlfriend pa lang. Wag na wag talaga daw. Kasi may tendency pag nagbagong isip, nakapundar ka na doon sa kanya at saka magka-problema si magtutulpo. Parang ganun yung Okay, by the way, alam ko naman na you are prayerful there, no, mga tao diyan sa Okay, tuloy po natin. David in power. Ibig sabihin po nun, may power na si David. When the Holy Spirit came upon him, may power na siya. Mababasa yan sa 1 Samuel 16 verse 13. See also Exodus 31 verse 25, Numbers 27, 18. Although the Spirit did not permanently indwell. Okay, bantayan po natin ha. Although the Spirit did not permanently indwell God's people in the Old Testament. Napaka-disadvantage po nun. Okay, shout out kay Sheila Cecilia Alfilor. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi dyan. Kumusta? Shout out sa inyo dyan. Sa nasa bahay, kung nasa bahay ka man ngayon. Okay. Disadvantage po yun. Halimbawa, may nawala sa bahay or may nasira sa bahay. Tapos isang tao lang ang marunong kumumpuni. At wala sa dyan. So, anong gagawin nyo? Sabihin nyo, sus, kung nandito lang si talagang mafifix ito o talagang maaayos ito. Di ba? Makukumpuni ito. Wala siya. Wala tayong magawa. So, ganun po yun ang Panginoon noon. Nang matapos i-anoint ni Samuel si David, may power na po yun. But, the Spirit did not permanently indwell God's people in the Old Testament. He worked through them and gave them power to achieve things they would not have been able to accomplish their own. Ibig sabihin ba,
dalawa po itong effort dito. When people of God ay gagawa ng may mga ginagawa sila ay halimbawa sa pakikipagdigma, hindi po lahat ng pakikipagdigmaan ay nanandun ang Panginoon, hindi po lahat. Mababasa po natin sa Bible, not all the time, na although pinagsabihan sila na sige, anuhin nyo doon, kasi ang Panginoon tinatantya sila. Pagtingin ng Panginoon, pat, ay kulelat kayo dyan, o sige nga, hintayin ng Panginoon. Pag sinabi ni Joshua, Lord, hindi na kaya, okay, pupunta ang Panginoon, ganun po. So, ibig sabihin nun, disadvantage po noon. Kasi ang Panginoon ay pupunta lang kung kinakailangan. All of Samson's faith of strength are directly attributed to the Spirit coming upon him. Mababasa po natin yan sa Judges 14 verse 6, chapter 19 verse 14 verse 6 and 19, and chapter 15 verse 14. Okay, pakiano po, pakitingin po, para naman po makita natin o maano nyo, para mababasa nyo rin po kung sinasabi ko rin po ba yung totoo. By the way, I'm giving you already the verses as a reference na totoo yun. Jesus promised the Spirit as a permanent guide. Diba sabi niya, mas mabuting aalis ako. Kasi, pag nandito lang ako, sabi niya, pag dito lang ako, eto lang, mabuting aalis ako kasi may papadala ako. The Holy Spirit. All right. Promise ng Panginoon 'yon. Teacher, Jesus promised the Holy Spirit as a permanent guide. Siya po yung permanenteng tagapatnubay po natin, taga-guide po natin. Siya po yung teacher natin, taga-turo natin. Ito yung mga ano ha? Ito yung mga kapangyarihang binigay po. Na binigay po sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo. A permanent guide. Alam niya naman yung ano yung guide. Kung hindi mo alam, hindi mo kaya ang gawin, ay i-guide ka niya. Halimbawa, sample ng guide, ay alaman natin, ipapalawakin natin ng konti. Hindi mo pa alam ang daanan, marunong ka mag-drive, okay? So, kailangan mo ng guide ngayon. Wala ka namang tinatawag yung map ng Google Map, o yung locator. So, wala ka nun. So, sinong kailangan mo? Napunta ka na sa isang lugar, tapos hindi mo alam yung kung saan specifically. So, maghanap ka ng taong marunong o alam ang lugar. Sabi, alika nga, Sir Brad, pwede ba ano, pakituro po? Pwede ba pakituruan kung saan itong lugar na to? Ay, Sir, ganito lang po yan, Sir. Okay, ganito lang po yan. Dumiretso ka, lista mo na, pa dito mo na, para mga limang bahay, ano? Tapos, ayan na, yun ang guide. Now, paano kung nakalimutan mo yung binigay na guide? O, di, balik ka ulit, tapos wala na yun, doon yung tao. Okay, kindly include my best friend in Germany, yes. Helen, Diana, we are watching together, ay salamat. Ito ba yung ano, pinagdadasal na ano? Thank you. Ito ba yung pinagdasal natin na kaibigan mo? Ay, siguro kapamilya lang. We are watching together from Saudi Arabia to Germany. Yes, to Germany. Salamat, salamat. Okay, nasa friend sa Germany. Shukran, shukran. Shukran. Okay. So, guide. Ang hirap po noon kung nakalimutan mo ang sinabi. Mawawala ka. So, sana pinasakay na lang natin yun tapos ihatid lang natin pag uwi. Para hindi na sana tayo matama din, no? So, pwede mo siyang i-request. Pwede ba, sir? Samahan mo kami para mas madali po matuntun ang ano. So, yan po ang guide. A teacher. The Spirit also a teacher for us. Tuturuan niya tayo kung paano gagamitin ang salita ng Diyos. Kung saan gagamitin ang salita ng Diyos. Mga pamamaraan po kung paano natin ma-enjoy yung mga promises ng Panginoon sa atin. Wow! Napakalawak po nun, so to speak. Napakalawak po nun. He will be teaching us to be humble. He will be teaching us to be firm. He will be the Spirit will teaching us to be. Tagapagturo po. Alam naman po natin ang profession po bilang guro. Ako rin po, education, elementary teacher. Kapag ka hindi mo alam, hindi mo kayang ituro. Pero kapag ka Wilbur's mo, kaya nga sabi minsan, sabi nila, ikaw, teacher ka, math, hindi ka, mahina ka sa math. Oh, okay, sige lang, okay lang. Pero marunong ako konti ng ano.
Marunong tayo sa basic ng math, marunong tayo noon. Pagbalik tarin mo man, okay, sige, hindi nga tayo gaano doon. Pwede ba music na lang? Eh, bakit music? Eh, pagbalik tarin nyo ako music, yun ang forte ko. Parang ganon. So, teacher, the Holy Spirit is wilvers everything. Kasi siya, o the Spirit, the Spirit as one person of the Trinity, ay isa sa gumawa dito sa mundo. Sila ang may akda nitong mundo na to. Makapagturo talaga siya kung anong dapat gawin. The secrets will unveil. Ganun yun. Pangatlo po. Permanent po ang sinabi dito, ha? Hindi po ito temporary. Permanent. Spirit as a permanent guide, teacher, seal of salvation. Okay, now, it is a permanent seal of salvation. Bakit seal of salvation? Because when we accept Jesus Christ as our personal Savior, the Spirit comes. And that is the seal of salvation na hindi po mawawala sa atin. Ano't ano pa man po. Salvation. Now, wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo patay. Nandito pa naman tayo sa lupa. Kaya nga may seal. Guarantee po yun. May mga offices or mga agencies po ng gobyerno or ng mga private agencies na hindi tumatanggap ng document kung walang seal. Ah, di ba? Titulo po ng lupa. Kailangan talagang lagyan mo yan ng seal. Dry seal. Lagyan mo pa yan ng documentary stamps. Ibig sabihin, documentary stamps, this is a public document. Wow! Now, kapag ka may seal na po, guaranteed na po yun. Natutuo. Authentic talaga yun. But you know, sometimes ang seal pa rin ay madadaya, no? Dito sa lupa, ang dami. Ang dami kong alam noon, no? Sa Recto, sa Manila, mayroon marami. Dito rin sa Davao, mayroon din. Pinupake yung, ano, yung mga seals. But, the point is, the Holy Spirit, the Holy Spirit whom God promised us as a permanent seal of salvation. When God says it, when God give it, talagang bigay niya yan. At pang-apat, and comforter. Dito maganda. Okay. Bakit sinabi ko ito maganda? Sa Amerika po, meron pong agency or meron pong tao, ang services po ay kausapin mo lang siya. Kung kailangan mo ng kausap, nandun po siya para makinig sa'yo, to comfort you. Meron po, comforter. At ano pa ba ang ano, form of comforter? Ang comforter kasi is ganito. Sige, umiyak ka lang dyan. Pakikinggan kita. Sige lang, humagulhul ka lang. Dadamayan kita. Okay, sige. Sige lang, ilabas mo. Pakikinggan ko. Wala siyang ginagawa. Nakikinig lang siya. Nag-absorb lang siya sa lahat ng mga hinanaing mo o hinanakit mo. And it comforts you. Lalo pat pag ganun niya sa iyong shoulder. The shoulder to lean on. Okay. Bantayan po natin, comforter lang po ito sa mga taong tumanggap kay Jesus Christ. Believers. Mababasa po natin yan sa John 14 verse 16 to 18. Na bakit ko palagi sinasabi to? Kasi baka ma-misinterpret tayo. Na sinabi mo si Jesus gito ganun, okay, sa bakit hindi nangyari sa buhay ko? Well, of course, bakit hindi mangyari sa buhay mo? Eh, promise niya yun sa mga naging kanya eh. Hindi niya promise yun sa hindi para sa kanya. Okay, di ba? Oh, sabi niya, ano? Magbibigay siya nito, magbibigay siya niyan. Eh, bakit hanggang ngayon wala pa? Eh, hindi naman. Porkit sinabi niya na magbigay ako sa inyo. Magbigay siya sa inyo kung, ano, kung sasanib ka, tawag niyan, aanib ka sa kanya. Pero kung hindi ka aanib sa kanya, hindi para sa iyo yun. It is an offer for somebody to aanib sa kanya. Tatanggap kay Panginoong Hesukristo. Acknowledge Jesus Christ as their personal Savior. Commit their lives to Him. Ganun po yon. So, okay. Alright. So, ganun po yon para sa mga believers po. So, wag po nating i-misinterpret, ha? Kung hindi mo pa natanggap si Jesus Christ as your personal Savior, hindi po ito para sa'yo. Ito po'y para lang
sa mga tumatanggap sa kanya. Okay, para klaro, para hindi niyo ako sisisindi. Sabi mo, gito, gito, sabi mo, gito, ganun. Eh, bakit gito nangyari? Eh, para ito sa mga tumanggap sa kanya. Eh, walang argument kung tinanggap mo siya, di ba? Walang argument kung tinanggap mo siya sa buhay mo. Kasi ang Panginoon naman po ay para sa lahat. That's my sister, Neng. I've been asking prayers for... oh, yeah, okay. Thank you so much for sharing the Word of God. Yes, you are very much welcome. Keep it up. God bless all. Alright, salamat din naman sa gabi na nandiyan kayo nakikinig. Okay. He also promised that the Holy Spirit's power would help His followers to spread the message of the gospel around the world. Okay po. Ganito po yun. May teaching kasi kami na ano. May teaching kasi kami sa New Creation Church na paano mo malalaman kung yan talaga ay para sa Spirit or galing sa Spirit po yan. Madali lang po i-distinguish kung galing sa Spirit o hindi galing sa Spirit eh. Galing sa Spirit or flesh mo lang yon. Kapag ka masaya ka sa bagay na ginagawa mo, magaan para sa'yo na ginawa mo yan, it is from God, it is from the Holy Spirit. But if you're doing things, halimbawa, itong ginagawa ko ngayon. Kung itong ginagawa ko nito ngayon ay ang dali kong napapagod, ang dali kong talagang maabutan ka talaga minsan ng yung talaga mababagot ka talaga minsan, yung panghihinaan ka minsan, ay hindi po 'yon sa Holy Spirit. 'Yun po ay from the flesh. Now, bantayan po natin. Power po ang pinag-uusapan. Spirit's power would help his follower to spread the message of the gospel around the world. Ako, nakatayo lang ako dito. O nakaupo lang ako dito, nagsasalita sa inyo. Ano't ano pa yung iba? Ay nagta-travel talaga yung mga missionaries. Just to spread the gospel that Jesus Christ loves them and died for them to be their redeemer. Ganun po yun. But, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kailan ba pupunta ang Holy Spirit sa'yo? Once you accept Jesus Christ as your personal Savior. Yan po, ang Holy Spirit ay mapapa sa'yo. Mga kaibigan, ang programa po natin ay hatid sa atin ng Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang distributor ng Coconut Virgin Oil, Guyabano Wine, and Classic Coffee Mix. At kung gusto nyo pong mag-avail, please kontakin nyo lang, nandyan si Joy. Ang ating wellness center po ay nasa Merinol, Panabo. Bukas po yan, mula alas 9 ng umaga hanggang 4 po ng hapon. At ng Integral Business Machines Group of Companies, tayo po ang in charge sa printing services nito. Kung may mga problema pa kayo sa inyong mga modules, please do contact me. We are willing to negotiate, we are willing to give you at least the cheapest and the very convenient price para po matulungan kayo. Yung mga principals po dyan, yung mga teachers po dyan na hindi pa talagang nag-cramming na po kayo kasi malapit na po, please do contact us. Okay, tuloy natin mga kaibigan. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the end of the earth. Ito na yun, the whole world na po ito. And the whole world, ito na po yun. Mababasa po yan sa Acts 1 verse 8. The salvation of souls is a supernatural work only made possible by the Holy Spirit. Holy Spirit's power at work in the world. Itong salvation na ito. The salvation of our souls is a supernatural work. Wala na pong ibang makakagawa nito. It's not your deeds. It's not your good act. It is not your charitable, it is not your charitable. Of course, napakaganda po ng act, ang charity. Katulad ng ginagawa ng pandemic, nagbibigay naman pagkain, napakagandang act po yun. At I really appreciate that. But, hindi po yan ang basis po kung paano po tayo masasave. It's not the basis for us to avail salvation. The salvation of our souls is a supernatural work only made possible by the Holy Spirit's power at works in the world. Bakit may salvation pa ngayon? Because the Holy Spirit is at work in the world. Sa buong mundo po, at work po siya. Ibig sabihin,
ano po ito, active po ito. Hanggang ngayon ay nangyayari po ito. It is active. Work in the Word. Hanggang ngayon, every now and then, matulog ka man sila, hindi siya hindi natutulog, just working it out for the world to be saved. Ganyan po ka powerful ang Holy Spirit. Hindi po tumitigil ang Holy Spirit. 24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, parang ganun. Okay. So, ganun po katindi ang trabaho ng Banal na Espiritu Santo. Para po ma-appreciate natin siya lalo, when the Holy Spirit descended upon believers at Pentecost, na-remember niyo po ba yung naghihintay yung mga disciples doon sa isang bahay nung mag-Pentecost? It was not a quiet event. Napakagulo po noon, nabulabog nga ang community noon eh. Para bang isang malaking bahay na punong-puno ng isang bahay sa city na doon sila nagko-congregate. Hindi po yung basta-bastang gabi kasi ang nangyari po, it was not a quiet event but a powerful one. Ibig sabihin nun, bakit? Sample na lang natin. Yung Aquino, malapit po dito, no? Yung Aquino, yung parabang sabungan ng Aquino. Kapag ka may congregate dyan, sigawan, minsan naririnig namin dito kasi almost siguro mga 2 kilometers yata or 2.5, parang ganun. Pero napakalakas talaga ng hiyawan, maririnig mo talaga dito, mararamdaman mo talaga na mayroon talagang nagko-congregate doon. Okay, imagine. Ano lang ito eh, district lang eh. Ito talaga buong syudad na bulabog. Why? When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Nasa isang lugar lang sila. Sabihin na natin, good old 300 yata siguro, mga medyo malaki-laking lugar na ang kailangan noon. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven. Bantayan po natin. Ito po ay bagyo. Ito po ay bagyo. Bakit? Ito po yung katulad ng pinatigil ni Jesus Christ na be still. Ito po yun. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind. Ganun po yun. Sino ba nakakarinig na ng huni ng bagyo? Ako nakakarinig ako sa Maynila. Ganun pala yun. Parang sumisipol. Wow, sumisipol. Of a violent wind came from heaven. Hindi po nanggaling sa baba. Came from heaven. Ibig sabihin nung pababa po. And filled the whole house where they were sitting. Mabubulabog talaga. Sabihin na natin, yung hangin ay napakabayolente. So, ang alikabok nung grabe. Imaginein po natin, ang lugar po ng ang lugar po nito sa Jerusalem ay ano po? Dusty po to, disyerto kasi to eh. Mabato po to, sandy po itong lugar na to. So violent wind, talaga mabubulabog yung mga tao. Mapapansin nila talaga na something is happening. They saw what seemed to be tongues of fire. Okay. Nakita nila, no? Na parang it's a tongue of fire that separated and came to rest on each of them. On each of them. Sa ulo ba? Dito ba? Basta sa kanila. Like a parang tongue size. Sabihin na natin, ganito kalaki sa ano? Ito sa mouse. Okay, ganito po kalaki sa mouse. Nasa ulo po nila. Alright. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ibig sabihin po nun,
The spirits enable the speaking in tongues. Speaking in tongues is hindi po ginagaya. Speaking in tongues ay hindi po pinag-aaralan. Speaking in tongues is the spirit will enable Christians to speak in tongues. Hindi po ito pwedeng birong i-recite mo na may istorya ko na nalaman noon na itong speaking in tongues ay pinakinggan tapos isinulat tapos in-recite nung sumulat. Hindi po ito ganun. Hindi mo pwedeng i-recite ito. Hindi mo pwedeng i-recite ito kasi ang Holy Spirit lang ang may kakayanang magpapagawa nito sa iyo. Bantayan po natin yan. Acts 2 verse 1 to 4. Immediately afterwards, the disciples spoke to the crowd gathered in Jerusalem. Eto na. Spoke to the gathered in Jerusalem. Crowd, parang rally, no? In Jerusalem for the feast of Pentecost. At it is not an ordinary day. Katulad ng Davao City. Kapag ka ang Davao City ay mag-celebrate ng isang event, maraming tao po yan. Kapag ka pinaghahandaan natin ang kadayawan sa Davao, napakaraming tao at napakaraming foreigner po niyan. Ito po ay lugar ng mga Jewish or mga Hudyo na magse-celebrate po ng fiesta sa Pentecost. Para sa mga Hebrew po, ang Pentecost ay napakabanal na event. At marami po sila kasi lugar nila ito. So ibig sabihin nun, napakaraming tao po ang nagsihanda para i-celebrate ito. May sabihin na natin kung piyesta man ito, anong mga paghahanda ang ginagawa nila. Nabulabog po yon. These people healed from a varieties of nations and therefore spoke in many different languages. Nadamay po dito yung mga foreigners. Nadamay po dito yung mga foreigners. Sabihin na natin, kasi sa kanila, ang state kasi is, ang state kasi sa atin is, wala kasi tayong state eh, no? Ang ano na sa atin is Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kanila, kapag ka, halimbawa, siyudad ng Davao, state na yung Panabo, state na yung Tagum, ganun po yun. So, they were filled with the, ulitin ko ha, immediately after the disciples spoke towards, and here, these people healed from a varieties of nations, ibig sabihin, mga foreigners po, and therefore spoke many different languages. Imagine their surprise and wonder when the disciples spoke to them in their own tongues. Ibig sabihin po nun, sinabi nung isa, halimbawa, Bisaya ako. Yung nabaptized doon is, Tagalog. Nagtaka ako, Tagalog yan, hindi yan marunong mag-Bisaya, pero ayun, sinasabi niya, Bisaya. Ay, ako naman Bisaya, sila ay Tagalog. Nung magsalita ako, aba, nagtaka sila, bakit Tagalog yung salitang ginagamit niya? Parang ganun. So, bakit nangyari ito? At ito ay nagiging malaking palaisipan para sa crowd na yon. Verse 5 to 12. Clearly, this was not something that the disciples could have accomplished on their own without many months or even a year of studies. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Language nila eh. E tayo nga kung mag-aaral tayo ng language, di ba? Ang tagal nating naiintindihan. Ako, language na alam ko, hindi ko pinag-aaralan pero naiintindihan ko no, kasi ginagamit. Bisaya, Tagalog, English. Ano pa ba? Ilunggo, mahirapan na ako. Ilocano, mahirapan na ako. Okay, Dabawin nyo. Dinabaw. Marunong ako nung konti. Lalo na, Mansaka. Wala na, hindi ko na maintindihan yan. Pero ito, sabi nila, ano itong mga nangyayaring ito? Itong mga imposible na nagsasalita sila na ganun na lang kadali. Kung mag-aaral ka sa isang language, napakatagal po nun. It will take time. Yes, totoo naman talaga. The Holy Spirit's power was made manifest
to a great number of people that day. Na-display po yung miracle ng Panginoon. Na-display po ang power ng Panginoon. The Spirit, the Holy Spirit power was made manifest to a great, hindi po ordinaryo, napakalawak, to a great number of people that day. Pag sinabing great, hindi po yan 100 people, hindi po yan 200. Pag sinabing great, thousands of people po yan. Diba? Thousands of people po yan. Resulting in the conversion, about 3,000. Sabi ko na, 1,000 po yan kapag ka-great. Then, na-convert, tumanggap kay Jesus Christ ang 3,000 people. Hindi po sinabi dito kung mga Jewish ba to or mga strangers ba to or mga pagans ba to or mga Gentiles. Hindi po sinabi dito. But, resulting in the conversion of about 3,000 people. Yun ang pinaka-great power of the Holy Spirit when the Holy Spirit made or exercise, demonstrate His power. Ganun po kalakas. Kaya nga, sometimes, nakakainggit. No? Sabi ko, ba't ako may inggit, Lord? Kasi makikita mo sa video, ang daming sa isang congregation, ang dami, tapos ang daming mga tao nakikinig. Sabi ko, wow, ang daming tao nakikinig, Lord, pero ganun po yung manifestation ng Holy Spirit sa kanila. Sabi ko, pero Lord, hindi naman siguro kailangan na maraming makakarinig sa'yo. At di siguro kung maraming tatanggap. That's the point. Right. But I know, kapag ka ang Holy Spirit po ang kikilos, siya po ang gagawa. Wala pong imposible. Mangyari at mangyayari po. Mga kaibigan, ha, huwag niyong kalimutan, ang programa po natin ay handog sa atin ng Synergy Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang distributor ng Virgin Coconut Oil, Goyabana Wine, and Classic Coffee Mix. Nandyan po ang address ni Ma'am Joy, nandyan po ang pangalan ni Ma'am Joy, at saka yung number niya. If you wanted to avail, please kontakin niyo siya. Or you can visit her, you can visit sa wellness center natin doon sa Merinol Panabo. Bukas po yan, 9 a.m. to 4 p.m. at ng Integral Business Machines Group of Companies. Again, kung nag-cramming kayo, kung may problema kayo sa printing ng inyong mga modules, nandito kami to the rescue. Huwag kayong mag-alala. Napakarami nating machines, pwede namin kayong matulungan. At trabahuin po natin yan overnight. Kaya nga may papaloob tayo bukas. So, good evening! Shout out kay Jen Marquez. Jane Marquez, magandang gabi. Right? Salamat. Okay. During His ministry, Jesus was filled with the Holy Spirit. Luke 4 verse 1. Led by the Spirit, Luke 4 verse 14. And empowered by the Spirit to perform miracle, Matthew 12 verse 28. After Jesus has ascended to heaven, the Spirit equipped the apostles to perform miracles too. Yun po ang significance kung bakit pinadala ang banal na Espiritu dito. Kasi kapag kasi Jesus ang nandito, yun nga, papano na yung taga Manila? Papano na yun? Kasi si Jesus Christ is human form. He's powerful in human form. Limited pa, sabihin ko, limited ang magagawa niya. Nandito siya sa lupa. Kaya nga, pinadala ang banal na Espiritu Santo for us all to enjoy His presence. Kasi kahit saan po siya, the Holy Spirit, wala po siyang katawan. He is a spirit. Jesus Christ came here on earth in a form of body, human being. So ngayon, the Holy Spirit is here. So kahit natuwa, kahit na nandyan siya kay Anghelita ngayon, kasama niya, na kay Jane Marquez, na kay Tita Josephine, kahit saan, ma-enjoy. Why? Kahit saan siya, He's the Holy Spirit. Yun ang advantage doon. At yun ang advantage ng mga apostles nang dumating na ang Holy Spirit sa kanila. They perform miracles too. Kung ano yung pinerform ni Jesus Christ, na i-perform din nila nung dumating na ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the performer.
mag-aabang lang sila. Sila lang ang mag-a-act, the Holy Spirit will move. Ganun po yun. At napakaraming mababasa natin, 2 Corinthians 12, verse 12, 2 verse 12, Acts 2 verse 43, Acts 3 verse 1 to 7, Acts 9 verse 39 to 41. The power of the Holy Spirit was not manifest among all the believers of the early churches, or of the early church, through the dispensation of the spiritual gifts, such as speaking in tongues, prophesying, teaching, wisdom, and more. All those who put their faith in Jesus Christ are immediately and permanently indwelt by the Holy Spirit. Romans 8 verse 11. The Holy Spirit works in and through believers to accomplish His will. Hindi dahil gusto ng ano, hindi dahil gusto ng Christian, gito ganun mangyayari. No. The Holy Spirit will use the Christian or the believers to perform His will. Kaya nga sabihin, kaya nga importanteng kausapin natin ang banal na Espiritu Santo. Why? Because kung body-body na kayo, di ba, pwede mo na sabihin, anong gagawin natin dito, Lord? Sige na, wag ka lang, tumahimik ka lang. Sige, tatahimik ka. Lord, anong gagawin natin? Makita ka sa situation sa gabi. Sige, puntahan mo, kausapin mo. Tatanggap kay Jesus yan. Ah, parang ganun, di ba? So, ganun po. His power leads us. Siya po ang mag-guide sa atin or magmanguna. Convict us. Teaches us. And equipped us to do His work and spread the gospel. Ganun po talaga ang purpose para po sa spreading of the gospel. Yung tinatawag na miracles na napagaling sa mga masakit, okay po yun. That's also the purpose, but the main purpose is to spread the gospel. To spread the gospel. Ano yung gospel? The gospel of truth that Jesus Christ died for us. Jesus Christ sacrificed Himself as a living sacrifice. He bleeds. His blood shedded all our sins. Kaya nga, yun po ang gospel. Ang gospel na you can be saved by the blood of Jesus. Salvation is not by works, but by faith. Through Jesus Christ, accepting Him as our personal Savior, recognizing Him as the Redeemer, accept Him as a Master in our lives, na siya po ang ating Panginoon sa buhay natin. The Holy Spirit, powerful indwelling, is an amazing gift we should never take lightly. Nasa sa atin po yun. Nasa sa atin po ang pagdadala yun, kung paano natin dadalhin yun. At magpapunction po yun sa pamamagitan po kung paano natin dinadala ang Holy Spirit na nandito sa atin. Amazing gift? Yes, nandito sa atin. But depende po sa atin kung dependent tayo sa Kanya. But sometimes, okay, ako as human as me, makalimutan ko minsan, sabi ko, oo nga pala, Lord, no? Saya, nakalimutan ko, sayang. Sige lang, Lord, next time, nakalimutan ko. Kaya nga, we need to talk to Him. We need to talk to Him. Kausapin natin siya, sanayin natin ang sarili natin, nakausapin natin siya. Tingnan natin kung gaano kalawak ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Kausapin natin ang Holy Spirit inside us. Tingnan natin kung gaano kalawak ang kanyang kayang gawin para sa buhay natin. Napakalawak po. It is amazing. Hindi natin maiintindihan, cannot be fathom, hindi natin masusukat. Hindi natin sukat akalain. Hindi po. Ganun po ang banal na Espiritu. Ganun po siya. Kaya nga, sa buhay po natin, huwag lang po nating isipin, gawin po natin ang nararapat natin gawin. Kung hindi ka pa nakatanggap kay Jesus Christ as your personal Savior, time mo na to. Pagkakataon mo na itong tanggapin siya, sabihin mo lang na, Lord, totoo, ikaw ay nagpakamatay sa cross, pero hindi ko pa na-enjoy yung sinasabi nila. Lord, gusto ko magkaroon ng ganyan.
hindi naman kailangan talaga na may tao talaga mag-administer sa iyo, natanggapin mo, yung gagawin ko, sasabihin ko, sundin mo, hindi po. Yes, nandiyan si Herman. Shout out kay Herman Puleros, nakahabol. Okay, Brad, kumusta? Regards ako dyan sa Buhangin. Okay, hindi na eh. Kailangan mo lang gawin yung mga sinasabi ng banal na aklat. The gospel is Jesus Christ died for us. The gospel is yung kapatawanan po ay nasa kamatayan ni Jesus Christ through His blood. He is the Redeemer, tagapagligtas po natin from our sins. He will redeem us from our sins. Kasi may kabayaran po ang sin eh, yung kasalanan. Malaki po ang kabayaran. Kamatayan po ang kabayaran. Now, when you accept Jesus Christ as your personal Savior, you will be forgiven and yung mga kasalanan mo ay hindi na titignan, hindi na babalikan ng Panginoon because Jesus Christ now mediates you, between you and the Father. Ganun po. So, yun po ang gospel. Yun po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Powerful indwelling is an amazing gift. We should never take lightly. Huwag lang tayong pabanjing-banjing. Seryosohin po natin itong Banal na Espiritu Santo because if you can see how far can the Spirit leads us, guides us, teaches us, equips us. Napakaganda po. Napakaganda. So mga kaibigan, salamat sa loob ng isang oras ay sinamahan niyo ako. Sana may na pag-aralan po tayo. Allow me to offer a prayer for each and everyone. Father in heaven, we thank you, Lord, for the time. Thank you, Lord, for the gift of life that you have given unto us. The life of Jesus Christ, who died on the cross for our forgiveness as a living sacrifice. Thank you, Father. I pray, Lord, for the life of Maria Luz Aladdin, Lord. Kailangan po niya, Panginoon, mga bagay-bagay, Lord, na hinahanap niya sa buhay. Hindi ko po alam, but I know she has needs. Lord, imet mo po ang kanyang needs. Si Kelsea po, God, Chu, at sa kanyang pamilya, salamat po, Panginoon, nakikinig siya ngayon. Kay Tita Tuling, kay Tita Josephine, kay Angelita Tortur. I pray, O God, give them, Lord, the things that they need every day. Assurance of love, peaceful mind, mawawala po yung mga anxiety sa buhay, Panginoon. Kay Sheila din po, O God, Cecilia Alfilor, I pray for her, Lord. Bless her family, O God. Kay Angelita rin, O God. Bless her, Lord. Bless them, O God. Lalong-lalo na sa kanyang kapatid, Panginoon. Bless, O God. Na sineneng, O God. Thank you, Lord, that the power of the Holy Spirit, the power within me, O God, will manifest upon them, Lord. Kahit na, Lord, live streaming lang ito, Father God, but the Holy Spirit is everywhere. So, Holy Spirit of the living God, Lord, may mga pangangailangan po, Panginoon, sa pamilya ni Angelita Tortur, O God. Bless po, Lord, ang kanyang kapatid. Give her, Lord, the things that she needs, recovery sa kanyang pangangatawan, Panginoon. And I do believe, O God, na kahit saan, Lord, kaya nga pinadala mo dito ang Banal na Espiritu Santo para po mapakinabangan po ng lahat at ma-enjoy po ng lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa granting ng aming mga hiniling sa iyo. I pray also to Jerilyn Parcon. O God, salamat, Lord, na i-bless niyo po ang kanyang business. Kay Jane Marquez, Amandriquez, salamat, O God. Salamat, Panginoon, that she's doing good, O God. I-bless niyo po, Lord, kung ano pang wala pa sa kanyang buhay, Lord, ibigay niyo, Panginoon. At sa aking brothers, Herman Puleros, O God, salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Herman. Ikaw, Lord, ay magbigay, Lord, kalakasan. Magbibigay, Panginoon, ng kapanatagan sa buhay, Lord. And every day sa kanyang trabaho, O God. Thank you, Father, for all the family, Panginoon. And I pray also, Lord, for our beloved President Rodrigo Rua Duterte. Give him the wisdom that he needs, Lord, to run the country as well as the cabinets or cabinet members. Kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio, Lord, give her the wisdom that she needs, Lord, to run the city and the council, O God, and all the departments, Lord, na pinanghahawakan po ng aming mayor. I pray for Mirasol, Gilbert, Junior, Iman, EJ, Mama Lasyon, Mama Bibi.
kay Pastor Tony Acelo Ogad, kay Atilina, SJ Binisser, Christina Roland, Sheba, Maki, Luna, Dudong, Ricky, Gaga, and Martinez. So God, I pray. For my new creation church family, Lord, Bishop Dondon Caminade, Pastora Gingging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade, O God, I pray. Kay Doktora Mayen and Engineer Manny Amor, I pray for their family, O God. Grant them, Lord, the desires of their heart. Kay Nesan and Randy Kansana and Yulo, bless them, O God. Pastor Timmy Caminade, Ate Joy Roque and family, Ate Bining and Titing Lumanog and family, Pastor Elmer Lim and Ruth and family, Pastor Rene and Jenny Yap and the whole family, O God. Kay Bal and Nene Alforque and the whole family, kay Sweet and Agang and family, kay sa mga Represca family, kay Mark and Shane Bakang and the whole family, O God, I pray. Kay Pastor Peter and Crystal Perturbos and the whole family, kay Pastor Rosti and Lorian Ibarra and the whole family, kay Seb and the whole family, kay Pastora Neneng and Dominic Filisarta and the whole family, kay Engineer Boy Sarili and the whole family, kay Amelie and Alfredo Flores, kay Brother Wilson, kay Brother Ricky Lara, kay Neo Pideda, kay Chris Lilago, kay Ria and Arlie Mallorca, kay Jerilyn Parcon, O God, bless them, Lord. The whole of their family, O God. Kay Ate Kumita de los Reyes and the whole family, Mark, Veron, Nicole, and Aneska. Aking kumari at kumpari, O God, si Eddie and Juju Hila and the whole family, Runel and Rose and the whole family, Angelic Lord and Gab, mga gagabi family, O God. Bless them, Lord. Keep them safe, O God. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. The peace of God which passeth all understanding will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Mga kaibigan, salamat sa loob ng sa oras. Ako inyong sinamahan. Please subscribe my channel, GMC Cafe. Like it, subscribe it, and click the bell button for you to be notified. Huwag niyong kalimutan ha, yung mga principals pa dyan na hindi pa nakapagpa-print. Contact me, or yung mga kailala ka kayo na mga principals, sabihan niyo at i-contact ako. Salamat. Wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martircat. So nagsasabing, lahat po ng suliranin ay may kalutasan. Lahat po ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang. Handang-handa kanyang tulungan. God bless po sa lahat. Shalom, magandang gabi. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.